Hey guys, Vince here and welcome back to our channel. So for today's video, meron tayong mga items or unit na pinadala dito sa TuneLab para i-review natin. For anything else, maraming salamat pala sa Heart of Music for supporting this channel. Even though we are in the same industry, nandiyan pa rin yung supporta nyo. So ngayon guys, let's talk about bass and guitar strap. So meron tayong apat na bagay na hinahanap para sa isang strap. Una, tinitignan natin syempre yung materials. Pangalawa, tinitignan natin syempre yung looks, kung okay ba siya. Pangatlo, tinitignan din natin syempre kung pasok ba siya sa budget. Pangapat, kung komportable ba siyang gamitin. Pag sinabi natin bass and guitar strap para sa mga newbie, ito yung strap na ginagamit natin para makapag-play tayo ng nakatayo. May mga ilang affordable strap na makikita nyo sa market. Kadalasan ang iba ay pre-bass pag bumili kayo ng mga units or ng mga guitar or bass. There's a lot of different strap pagdating sa gitara at sa inyong bass. So first strap na titignan natin, ito yung dinatawag nila na BST, wide block strap. So, titignan nyo, sa pangalan niya pala ang wide. Kaya, buksan natin. Okay. So, bagong-bago. Naamoy ko, amoy leather. Uy, maganda ah. Okay. So, meron siyang dalawang level. Amoy ano, amoy leather, bango, nakaka-addict yung amoy. So ito yung wide, lipat natin yung mic. So, dito pala natin lalagay yung ano, strap, shoulder. So makikita nyo, napaka-detail yung pagkakagawa, lalo na dun sa kanyang tahi. Nice. Tapos meron siyang 2 level of adjustment. Tapos magaan siya guys. Soft. Okay. I think this one is good for the bass. Kasi ang bass is mas mabigat compared sa gitara. Kasi ang laging problema or karamihan ng musician is masakit sa balikat kapag tumutugtog ka na or matagal ka na sa set. Woohoo! Okay. So medyo mababa ako mag-strap. Ayun. Ayan. So syempre, ganyan siya guys. So ramdam ko na hindi lang dun sa trap sus, hindi lang siya yung totally yung kumukuha ng stress o ng bigat ng unit. So ramdam ko buong shoulder ko is hold the yung buong shoulder ko ang kumukuha mismo ng buong bigat dahil wide strap siya guys. I think this one is around 4 to 4.5 wide inches. And ito pang kinaganda guys, kapag wider ang inyong strap is kung ang bass or guitar niya is may neck dive. Ito yung neck dive. May video tayo na to guys. You can check our video sa ating channel. So ito, kahit maglikot-likot ka, katalon ka, yeah, good. Ang ganda, matibay, may dalawang adjustment sa likod, pwedeng mas mataas ng konti, gusto mo ganito kababa, and then may adjustment pa siya dito sa side, kung gusto mo pa siya ibaba ng konti. Okay, so, yung feels, pasok, komportable siya gamitin, materials, check, tsura niya, pasok siya, lalo na kung black din yung gitara or yung bass mo. Diba? Ang ganda. Detalyado. And then, syempre, budget. Pasok nga ba sa budget itong strap natin? Itong BST wide ay nagkakalaga ng 3,000 pesos. Pero ngayon, guys, ito, I telling you, naka-sale sila. So, pag-chinek nyo yung kanilang page, Heart of Music, pakilike na rin yung page, and yeah. I-check nyo guys, naka-sale siya for only 2,500 pesos.
Beste Wide, panalo. Next strap natin is from another one from Fire Glow. Ayan. So, ito yung kanilang concho and stud. Sabi yung concho and stud. So, yung stud, from the word stud pa lang, alam mo na agad na tipong pang rock star, no? Same goes, meron siyang two adjustment din. And then, pwede nyo pa rin siyang habaan pag gusto nyo pang ibaba yung level ng inyong instrument. So, ayan, malambot yung ilalim niya, guys. Magaan din siya kahit na meron siyang mga stud. Ganda ng stud, no? Metallic yung dating. And then, detail din yung pagkaka tahi. So, isang shiny leather on the top, tapos isang soft. Ayan, soft naman yung nasa ilalim. Okay, so try natin sa gitara pag nakakabit na. So, ayan siya, guys. Ganun din. So, wala rin siyang neck dive na pe-prevent din niya dahil wider siya compared sa regular o mga affordable strap sa market. And yeah, ang ganda. Pang rockstar yung dating. So, same goes. This one is around 4,000 pesos. Pero makukuha nyo na lang siya sa Heart of Music for only 3,000 pesos. Big save. So, statics, mamporma, pasok, para to sa mga stud lover. Ayan, meron silang affordable na may mga ganyan. Kung stud lover ka, pasok na pasok sa'yo to. It is, comfortable siya. Actually, kanina ko pa to suot. Tire-testing ko talaga yung mga pinapadala dito. So, ayan, ganito ko pa siya suot. And yes, komportable naman siya. Okay? Sa presyo, di ba? May discount pa. Another one from Fireglow. Fireglow! So, tatlo pala yung pinadala na para kay Fireglow. Ayan. Okay? So, ito ay tinatawag nilang neoprene black wide. So, from 2,000 pesos down to 1,700. Uy! No, nice to, ah. From 2,000 pesos down to 1,700 pesos. Big save. Tapos, I think it's around, mas wide kasi yung nauna, no? Yung pinakaunang strap. So, this one, I think it's around 3 inches or 3.5. Tapos, picture pa lang, mukhang komportable ka rin ito. Para siyang may mga hangin sa loob. So, yung ilalim naman niya is hindi siya leather style. Yung ilalim niya is like polyester na may parang foam sa loob. And then, yung ibabaw niya yung leather style. Okay. So, itong pinakadulo niya, I believe this one is pure leather. Pero di ko lang makilatis itong ibabaw tsaka yung naunang strap. Tsaka yung pangalawang strap na may stud. So ito, I believe, pure leather to. Tsura pa lang. Ayun, ha? Oo nga, pure leather siya. Hindi ko alam kung nakita nyo sa camera, but yeah. So, testing naman natin ito, guys. Sa ito. So, hindi ko na siya nailagay sa gitara. Dahil, ganun pag pure leather, medyo matigas, no? Hindi ko siya maipasok. Kasi once naipasok ko siya, mukhang wala nang tanggalan. So, mapipilitan tayong bilhin to. Okay, so, ginaganda nito, guys. Meron siyang easy. Ayan. Easy adjustment dito. Hindi mo na kailangan baklasin yung strap sa likod compared din sa naunang dalawang strap. Ito, ang bilis lang i-adjust. Baba mo lang. Whoop. Ayan, para sa ayan sa ano ng baba or level ng instrument mo, adjust mo lang agad tong side na to. Ito, ayan, pwede siyang umaba, then pwede rin siyang umikse. Ayan, para mataas.
you can check the link in our description para diretso na kayo sa kanilang page. From kanina, tatlong entry from Fire Glow. So this one is from Ghost Fire. Okay. Oh, ayos to. Ghost Fire strap. Ayan. Lido, detalyado. Ghost Fire logo stud dito sa kanyang na kabilaan pala. Then meron siyang metal buckle adjustment. So ganun din, easy rin siya para ma-adjust mo yung unit. Mabilisan pag kailangan mo i-adjust yung gitara or yung bass mo. So I think ito madali ito ilagay sa bass and guitar nyo. Kasi hindi siya ganun katigas. Soft lang yung ginamit na materials. Parang foam. Ayan siya guys. Tapos meron siyang lagay ng pick. Dito. Ayan. So pwede nyo lagyan ng pick yan as backup. Ayan. So ito. Ayoko nang lagyan ng gitara. Baka di na naman matanggal. Ayan. From 2,000, naka-promo siya for 1,500 pesos. Di ba? You can check the link in our description. So nakita nyo naman guys, there's a lot of different strap na pinakita ko sa inyo. Merong 3, 3.5, 4 inches. So yung mga wider strap is more on comfort talaga. And yung mga premium strap na makikita nyo sa market is nakakaalaga ng 5,000 to 6,000 pesos. Kung i-check naman natin dito sa ating mga ni-review na strap, is pwede na rin for the price. Talagang nandun yung comfort, statics, nandun yung pasok sa budget, at the same time naka-sale. So kayo nang bahala mag-decide kung anong strap ang nagustuhan nyo. Again, you can check the link below in our description para diretso na sila sa kanilang page. And lastly, thank you so much Heart of Music for this exotic, beautiful, and amazing strap. Talagang pinadala nyo pa kami ng strap para i-test ang comfortability and durability ng inyong mga unit. Thank you so much! At kung bago sila sa ating channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng content, consider it subscribe, like, and click the notification bell. Yung bell guys ha, para ma-notify sila sa ating mga bagong videos, unboxing, and how to fix tutorial. Stay tuned!